Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mapagpalang oras sa lahat-lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran at Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang lugar, sa ibang mga bansa. Hallelujah. Purin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga mainit na mga kapatiran, mga nagsisikap na mga kapatiran na mapaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa panahon na naman ngayon, hallelujah, ng another karamdaman na lumaganap na naman, hallelujah, at nagkaroon na naman tayo ng hallelujah, mga kapatiran na hindi nakakadalo. Kaya sa lahat-lahat ng ating mga kapatiran, magsikap talaga tayo. Hallelujah. Lagi na lang natin tandaan, mga kapatid ko, ang sinabi ng ating mga pastor, na ang babalikan ng mahal na Panginoong Jesus, yung mga maiinit na anak ng Diyos. Yung mga nagpapahalaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating mga pastor, ang prayer niya, babalik ang malapay na sa araw ng ating gawain. Anong araw kaya yan? Merkoles? Na nandyan ka sa fellowship? Biyernes? Na binabantayan mo yung kaligtasan mo? Watch and pray that you may not enter into temptation? Sunday? Para sa pagiging perpekto ng Kristiyano. Na lahat na yan ay nagkaroon na tayo ng biblical illustration sa salita ng Diyos from Old Testament at pati sa New Testament. At sa ating panahon, andyan na yung pinaka-illustration natin ng buhay ng ating mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at sa lahat ng ating mga gawain na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa lahat ng ating minamahal na mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga datian, mga baguhan, at sa mga ngayon lamang nakakapanood sa ating banal gawain, naabot kayo ng prayer ng man of God, naabot kayo ng prayer ng ating mga pastor, lahat tayo inabot ng mapagpalang kami ng Diyos. Hallelujah! Kaya sa lahat ng ating mga kapatid, may sakit, walang sakit, may problema, walang problema, may bisyo, walang bisyo, lahat tayo po ay kinakailangan ng maglingkod sa Diyos, magpakainit na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let us pray. Heavenly Father, in the name of dear Jesus, we thank you so much, Lord, for your loving kindness and tender mercies, Lord God. From the rising of the sun until its going down, the name of the Lord shall be praised. Father, dear Jesus, thank you so much for anointing every part of our services, O Lord God. Listen, besides Mindanao, beloved brethren, even in abroad, bless them, O Lord God. Use me, Lord, to preach thy gospel with love and power. Make me a blessing to others, O Lord God, to the person, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet in our time, Father, there is Jesus, bless thy word. Please, there is Jesus, open the minds and understanding of beloved brethren, Lord God. Bless them, O Lord God. Make me an instrument of your gospel with love and power. Bless thy word, Father of Jesus. Thou shalt have the hindrances cast out from us. Bless thy word in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved brethren. Be seated, beloved brethren. Open now our Bible. Beloved brethren, Matthew 6:33,
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The gospel, the word of God, this is the food of our soul. At the same time, this is the water of life. We need, there is Jesus in our life. We need the gospel. Beloved brethren, if you have sick, if you have a problem, if you have a marital problem, financial problem, any kind of problem, we need to reach Jesus to solve our problem. If you have so many sicknesses in your bodies and your loved ones, we need a doctor. There is Jesus is our greatest physician in our time. Beloved brethren, beloved viewers, trust there is Jesus. Don't forget, there is Jesus born and died on the cross of Calvary to save us from eternal damnation. So fight a good fight of faith for our salvation. This is now the end time part of our serving there is Jesus. Beloved brethren, sa lahat-lahat ng ating minamalamang kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, even in abroad. Tayo po mga kapatid kasi ngayon sa panahon natin, nasa pakikipagbaka na naman tayo ng mahigpit na pakikipagbaka ng espiritual. Kaya, we need 100% faith. Kailangan natin na magkaroon na tayo ng 100% na pananampalataya. Dahil hindi na biro ito. Kaya nga sabi natin, mga pastor, wake up people of the world. Wake up people of the world. Kapag din tayo nagkukrusada ng mga panahon na yan, kahit saan, sa TV, na isasali natin yung preaching ng Malapastor para sa ating radio program sa DCME, sa DWVL, sa DWRT. Lahat ng mga ginamit nating radio station, diyan salang natin yung preaching ng ating Malapastor para may paabot natin sa ating makababayan sa buong mundo ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang ating Malapastor, end time prophet of our loving God in our time. Hindi na biro ito. Nausahan sinasabi ko nga, mga kapatid ko, sa ating banalagawain, na ipakita na ng mahal na Panginoon ang iba't ibang klaseng miracles of miracles. Kaya nga kung isusulat sa Holy Bible, sinabi na nga ng banal na kasulatan, hindi na magkakasya ang mga himala ng Diyos. From Old Testament, Moses, major prophet of our loving God, inutusan na malapay noon para mahati yung mapulang dagat. Wala silang ligtas doon. Nandun lang sila sa bungad ng dagat. Yung sinasabi nilang Red Sea, naging mapulang dagat. Nandun lang sila sa harapan noon. At inahabol sila nila King Pharaoh. Yung mga tauhan ni King Pharaoh, inahabol sila doon para ulihin at ibabalik sila doon sa pagiging alipin sa kaharian ni King Pharaoh. Nandun lang sila sa harap ng dagat.
Ang ginamit ng malapang noon si Prophet Moses. Itinaas niya yung tungkod niya kasama yung dalawang kamay niya nakataas. Ang ginawa ng Diyos na ilagtiwala si Moses sa malapanginoon, pinag-pray niya na mahati yung mapulang dagat. Talagang totoo, nakasulat sa Biblia yan. Nahati ang mapulang dagat at nakatawid ang lahat ng mga Israelites sa panahon ni Moses. Nung inabol na sila ng mga tauhan ni King Pero, imagine yung dagat na nahati para naging kalsada. Nakadaan lahat ang mga Israelites, pati yung mga gamit nila doon, mga hayop na kasama nila. Naligtas. Ngayon, nung naligtas na sila, nakarating na sila doon sa kabilang lugar, nandiyan na yung ngayon yung mga tauhan ni King Pero, hinabol na sila. Tsaka na nalangin uli si Moises para imala ng Diyos na nakaandun na sila sa taas, yung tubig, bumalik uli na ang napahamak yung mga tauhan ni, Pero, King Peraon, King Paraon. Yun ang mga napahamak. Ngayon, sa ating paglilingkod sa Malapino, nandiyan talaga yung protection ng Diyos na tayo iingatan at ililigtas. Dahil imagine, ang hirap isipin yun. Wala naman tayo sa panahon na yun. Na mahati yung mapulang dagat sa panahon ni King Pero, ni Moses para ipakita doon kay Haring Paraon na ang Diyos ni Moses na pinaglilingkuran ay totoo. Powerful God. Ngayon, ipinakita na yun, ha? Nasa Biblia yan. Sa panahon naman ni Noah, yan, another miracle. Si Noah naman, ang ginamit ng demonyo, eh talagang inarbor siya eh, ng demonyo. Pati yung asawa niya nga eh. Sabi ng asawa ni Noah eh, itakwil mo na ang Diyos. Dahil parang wala na, pinabayaan ka na ng Diyos. Si Noah ay perpekto sa Book of Job. Perpekto siya. Hindi siya nasumpungan sa kasalanan. Ngayon, itong paglilingkod niya sa Diyos ay talagang nandyan yung 100% na pananampalataya. Pero ang demonyo nga, ginamit yung asawa niya para itakwil ang, sabi niya kay Job, itakwil mo na ang Diyos. Parang ganun lang sa ating panahon ngayon. Imagine, tinubuan siya ng mga sugat mula sa talampakan hanggang sa puyo. Mula ulo hanggang sa talampakan, sa buong katawan niya, nagkaroon siya ng mga sugat-sugat. At inuud pa siya yung mga uod na lalaglag. Pinupulot niya yun. Ibinabalik niya. Ang sinasabi niya, Diyos ang naglagay, Diyos din ang mag-aalis. Kaya yun lang sa mga sitwasyon na yan, pinaintulutan ng mala Panginoon. Kasi ang trabaho ni Satanas doon, panikpanaog sa langit at sa lupa. Ganun ang ginawa niya. Inakita niya yung perpektong tao. Si Job nga, na kung saan yan, nandun na tayo dyan sa panahon ni Job. Na kung saan, perfecto siya, hindi nagkasala. Di, ano kung muna kayo kay Noah? Sa Ark of Noah naman tayo.
Nang malabay, inutusan naman si Noah, nagagawa ng arko, sasakyan pang tubig. Inusig din, inusig. Inusig din. Na ang sabi nga ng banal na kasunatan, si Noah ay perpekto, si Job ay perpekto, si Moses almost perfect. Then siya yung inutusan ng malapay noon na binigyan ng Ten Commandment. Kinausap siya ng malapay noon sa nagdidingas na puno. Anong sabi ng malapay noon? Hubarin mo yung pangyapak. Sapagkat ang lugar na kinalalagyan mo ay banal. Ibig sabihin, perfecto rin si Moses. Dahil Diyos mismo kausap niya eh. Ang kinalalagyan mong lugar ay banal. Yan ang sabi. O di, kung si Moses ay banal, perfecto. Si Job, perfecto. Si Noah, perfecto. Ito lang tatlong ilustrasyon na ito. In our time, sa Ephesians chapter 5, verse 27, ang pineperfecto na ng Diyos ang church. Yan ang sabi doon sa Ephesians chapter 5, verse 27, a perfect church without blemish, without wrinkle, without spot will be brought to heaven. Yung mga ginamit na malapay noon na ilustrasyon, si Moses, si Job, tsaka si Noah, para ipakita doon na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay totoo. Makapangyari ang Diyos. Imagine yung mapulang dagat na hati. Si Moses ang nandun. Si Noah, pinagawa ng malapay noon na ark, sasakyang pangtubig. Ang naligtas si Noah, asawa niya, tsaka yung mga anak niya, walo lang sila, 8 persons lang sila doon. Ang napahamak, yung mga umuusig. Yung mga umuusig, yung mga napahamak. Yung mga ayaw maniwala sa Diyos, ayaw maglingkod sa Diyos, sila yung mga napahamak. Kaya din sa bawat salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, nandyan lagi yung pagpapala, nandyan yung himala, nandyan yung kaligtasan. Ngayon, sa ating panahon, magmula 1975, ito ng church natin na i-establish ng ating mga pastor. Ngayon, 46 years na. Pagpalain pa tayo ng malapay noon, lubi ng malapay noon, na hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos yung pandemya na to, baka aabot ito hanggang sa celebration natin ng Golden Jubilee ng church. Baka aabot ng 50 years. Di ano na ngayon? 46? Aba, 4 taon pa? Kung yun lang ay paintunutan ng Diyos. Para ma-perfecto ang church. Pwede sa year 47, next year, February, 48, 49, 50. O yun na yung magiging celebration ng ating golden years ng church. Ang ipinapakita na nga ng malapay noon, signs, wonders, and miracles to save people from hell. Itong COVID-19, virus, buong mundo. Diba sabi ko nga nung mga nagdaang preaching natin? Aba, nag-akay pa, nagkaroon na ng Delta variant, tapos Lambda variant. Ngayon, meron man ako nabasa noong nakaraan. May nadagdag na naman, Alpha. Ano ba nangyayari?
Tapos yung iba, para kasing minabaliwala ang paglilingkod sa Diyos. Ayan, sige. Tapos yung iba, nagbiro. Ewan, totoo yung sinabi niyo, biro. Ang sinasabi ng iba, Delta ka lang, meron kaming Alpha and Omega. Oh. Eh, karamdaman yan eh. Na umakalad sa buong mundo. O, eh bakit nagkaroon ngayon ng ano, ng nagkaroon na ng hati o delta, yung sinasabi niyong alpha and omega, o nakuha na si alpha, naging sakit na rin. O di ang matitira, si omega. Ano yan, omega painkiller? Hindi ko alam kung anong sitwasyon na nangyayari sa atin eh. Talagang grabe na, no? Pati kasi Word of God ginagamit. Sa Biblia, meron talaga Alpha and Omega, the beginning and the ending. Dear Jesus is the beginning and the ending. Siya yung simula at siya yung katapusan. Yan ang isa sa titulo ng Mahal na Panginoon, Alpha and Omega. Eh sinabi na nga ng Mahal na Panginoon sa kanyang Word of God, by my stripes, you are healed. Ibig sabihin, sa simula't simula pa na tayo'y nandito na sa sanlibutan, kung kailan man tayo ipinanganak, ang ating makaramdaman ay dati ng dinala ng Mahal na Panginoon sa kanyang katawan. Sinasabi nga natin eh, year 2000, ang Mahal na Panginoon nagkatawang tao. At sa ating panahon, hindi natin siya inabot. Swerte nga yung mga nandun sa panahon ng Mahal na Panginoon eh. Nakita talaga nila yung signs, wonders, and miracles. Oh. Tapos yung miracles na sinasabi ng Holy Bible na isalin niya sa 12 disciples. At yung 12 disciples, ginamit ng Mahal na Panginoon, talagang grabe ang kanilang pangangaral. Ngayon, yung 12 disciples, nagkaroon ng extraordinary power na i-transfer naman sa 70 ordinary Christian. Yun yung nandun sa Lucas 10, na binigyan sila ng Mahal na Panginoon ng kapangyarihan. Ano sabi ng Mahal na Panginoon sa Lucas 10? 19:20, huwag kayo matuwa. Huwag kayo matuwa nang makaramdaman nyo'y nagsigaling. Huwag kayo matuwa na nagkaroon kayo ng pagbabago ng inyong mga buhay. Huwag tayong matuwa sa mga pagpapala ng Diyos sa atin ang natatanggap. Matuwa tayo at magalak ng ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Ibig sabihin talagang ito na yung ating pagkakataon na ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Imagine nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Anytime na babalik na ang Mahal na Panginoon. Kaya dito yung ating mga pinag-aaralan. Masahin ko nang itry ko sa pagbabasa ng Ilocano, mga kapatid ko ha. Sabi dito sa Lucas, Jesus, adto'y inikan kayo ti pannakabalin at pumayat kadagiti ululegan manggagama ken iti amin a pannakabalin ti kabusor. Ket awanto ti mangan ano kada kayo. Ngem di kay agay ayat iti daytoy. Dagiti espirito pa iturayan da kada kayo. Ngay agay ayat kadikta dagiti
na ganyan yung na isurat yay langit, na isurat yay ngalan tayon, di langit. Amen! Hindi ka pa matuwa, tagalangit ka na, nandito ka naging member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Agay-aya tayo, dagit tinagan tayo na isurat yay langitin. Eh, sa panahon natin ngayon, magmula nun tayo naging tao na, ang pangalan na isusulat lang, saan? Sa lapida. Para sabihin, patay ka na. Itong ating pangalan, nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Kaya mapalad tayo. Amen! Tignan nyo, basahin natin sa Tagalog yan para malaman natin. Lubos sa Lucas 10:19-20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang maas at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray hindi kayo maano. Gayon may, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo kundi iyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya para sa atin na mga anak ng Diyos, tayo na nagkakaedad na sa gawain ng mahal na Panginoon, tumanda na tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, ipokus mo ng isip mo sa Diyos. Nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Maging kayo na mga may pamilya na. Pati mga dalagat binata. Basa lahat ng mga naging miyembro na ng ating gawain. Pati nga yung mga anak nyo na nadala na sa gawain, inialay na natin sa mahal na Panginoon. Yung pag-alay natin ng inyong mga anak sa mahal na Panginoon, mga baby pa sila, inano na natin sa mahal na Panginoon. I-dedicate na natin sila. Kung baga na yun ay sign na sila'y pag-aari na ng Diyos. Habang lumalaki, nagkakaisip, edi tayo mga nagiging binata at dalaga na. Anong age na yan? Mga 13 hanggang 18. O, pagdating ng 18, nagmamature ka na. Mature ka na binata at dalaga. Pag pumasok ka na ng age 20, ayan, nagkakaisip ka na mag-asawa. Hanggang sa 30, 40. Yung iba, tumatandang binata, tumatandang dalaga. O. Pero nandiyan pa rin. Eh, yung mga may asawa, nagkaanak, tapos nagkaroon na ng mga apo. Yung mga matatanda na, mga lolo at lola na. Mapalad nga talaga tayo dahil sa ating panahon, babalik ang mahal na Panginoong Jesus. Babalik yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano nang sabi ng John 14:1-3? Pakibasa natin. Hinanda na tayo ng Diyos ng lugar na kalalagyan. Hinandaan na tayo. Dito po sa aklat ng 1:14, talata po'y 1-3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naruroon,
kayo naman ay dumoon. Amen. Amen. Tignan nyo. Salita ng Diyos yan. Na kung saan naroon ang malapay noon, doon din tayo pupunta. Amen. Imagine, pinagandaan na tayo ng ating tahanan sa langit. Hindi pa tayo magsikap na maglingkod sa Diyos. E dito nga sa lupa eh, pag magpatayo ka ng bahay kubo, gastos. Pag magpatayo ka ng bahay na matibay-tibay, oh, yung matibay-tibay pa doon, puro gastos. Eh lahat naman yan, iiwanan natin dito sa sanlibutan. Dahil sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya kahit yung ating mga bahay-sambahan, by the million ang gastos, iiwanan din natin. Ang tanong, talagang may maiiwan. Dahil sino magkikare dyan? Sino ang magiging caretaker dyan? Pag mag-rapture. Oh. Ito ngang mga pinagawa ng mga magagaling na mga mayayaman na may mga pera. At tulad niyang sinasabi nila yung Philippine Arena. Milyon ang gastos. Ang sinasabi nila, meron daw ano yun ng iglesia, INC. Tapos meron ngayon lumalabas sa Davao. Oh, dome. Kumbaga ano, dome naman ito. Global dome. Ewan ko kung anong klaseng ano to. Sobra, masigit pa daw ito sa ano, sa Philippine Arena. Yung Philippine Arena, 55,000. Pero yung lugar niya, malawak. Dati ang sikat sa atin, sa Pilipinas, yung ano, yung Big Dome. Araneta Coliseum, Big Dome. Ngayon, iba na pangalan niyan. Smart Araneta na yata. Eh ngayon, itong pinatatayo dyan sa Davao, Global Dome. Ibig sabihin, malaki ito. 75,000 naman ang kapasidad. Ibig sabihin talagang ginagastusan. Para may pakita na importante yung ano, lugar pagdadausan ng mga gawain. Wala namang problema dyan eh, kasi nandoon yung lugar na pagtitipunan ng mga anak ng Diyos. Umulan o umaraw, bumagyuman o lumindol. Eh, ang Holy Bible nagsasabi, ang lahat ng bagay na nandito sa sanlibutan ay pansamantala lang. Kaya nga iiwanan natin ang sanlibutan eh. Kasi ang malapit, naganda na ng langit para sa atin. Amen! Kaya tayo na naglilingkod sa malapit nun, itong katawan natin na ito, ito ang templo ng Diyos na buhay, ito na ang ating pag-ingatan. Huwag na tayo magkasala dahil sinasabi nga natin dito sa ating gawain, ang kasalanan nagbubunga ng karamdaman. Ang karamdaman, pag wala ng lunas, ang pupuntahan ay kamatayan. Pag wala ng lunas, kahit na ikaw ay magpabaksin, kahit na ikaw ay walang baksin, kahit na ikaw ay mayaman, mahirap, may pera, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, kapag ang buhay natin ay tinuldukan na ng Diyos, wala na tayong magagawa dyan. Dahil nakasulat din sa Biblia, it is appointed unto man once to die, but after is the judgment. Kaya nga sabi rin dyan, for me to live is Christ and to die is gain. Hebrews chapter 9, verse 27. Philippians chapter 1, verse 21. Psalms 106, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Ngayon, sa Romans chapter 14, 7 up to 9,
Sa verse 9, sa mabuhay at sa mamatay tayo, sa Panginoon tayo. Kaya ngayon, kahit ikaw ay buhay na naglilingkod sa Diyos, may kadugtong kagad talaga yun na kamatayan. Sa mabuhay at sa mamatay, sa Panginoon pa rin tayo. Kaya ngayon sa Psalms, ng salita ng Diyos, precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Napakahalaga. Napakahalaga ng kamatayan na naglilingkod sa Diyos. Amen. Ngayon sa Apokalipsis, sa Revelation, pinagpapahinga ng mga Panginoon yung mga Kristiyano na namatay na sa kanilang mga gawa. Kumbaga no, natulog na sila. Sinasabi nga natin, wala nang gisingan. Sabi rito sa Apokalipsis 14, 12-13. Narito ang pagtiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoong mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen! Pinagpahinga. Ibig sabihin, wala na talaga, nandun na. Patay na. Pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Pero dun sa Book of Thessalonians, yung mga namatay kay Kristo, sila naman yung unang babangon para sa salubong sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya yun ang pag-asa ng mga naglilingkod sa Diyos. Yung mga nangamatay kay Kristo sa ating mahal na Panginoon, sila yung unang babangon sa libingan. Kaya itong halimbawa ng Biblia, eh talagang lahat ay may katotohanan. Amen! Na yan po ay talagang salita ng Diyos. Ito sa Thessalonica, unang Thessalonica, 4:13 hanggang 16, pakibasa naman, Brother Oliver, hanggang dun sa 18 na yan. Dito po sa ng unang Thessalonica 4, talata po 13, patuloy ang basa. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Amen! Mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayong magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen! Amen. Everybody say praise the Lord! Kaya yung mga nababanggit natin sa mga kapatiran na nagtatanong, yung mga versikulo na yan, ay tandaan niyo po, yung mga nabanggit ko kanina, kahit na ulitin ko ha. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, yung mga nangamatay, natutulog lang.
Pagdating ng rapture, yung mga nangamatay, sila yung mga unang babangon sa libingan. At tayo mga buhay, sasama na sa kanila, magjo-joy na yon. Sasalubungin natin ang malapay nun sa alapaap. Kaya nung sabi niya, mag-aliwan tayo ng mga salitang ito. Kayo mga nagkaroon na ng pagpapahinga ng mga loved ones natin, pinagpahinga na ng malapay nun, sabi yan ng Revelation chapter 14, verse 12 and 13. Ngayon, yung mga pinagpahinga na ng malapay nun, yan, nabawasan na yung pamilya ninyo. Talagang nakikita natin sa Facebook, nag-iiyakan yung mga kapatiran. Nandiyan yung pati mga loved ones nila sa abroad, hinihintay nila. Hindi naman makauwi dahil sa sitwasyon. Yung mga nasa probinsya nga lang eh, yung mga tatawid ng Visayas, Mindanao, nahirapan na rin makabiyahe. Buti lang, meron cellphone na nandiyan, nagbi-video call na lang sila, nag-uusap na lang dun. Nakakalungkot. Kaya yan ay, sabi nga, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Sa Romans chapter 14 naman, ang sinasabi doon, na kung saan sa ating ngayon na naglilingkod na sa malapay noon, kung ito'y napag-aralan na natin at naalaman na natin, sapagkat ang sino man sa atin na hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man na hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay sa Kanya, nangamamatay, kaya sa mabuhay tayo o mamatay man tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito, ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pala talaga ang Word of God ay masyadong meaningful pag-aaralan. Kaya doon sa Philippians chapter 1 verse 21, nang sabi doon, bawat isa nagaangkin ito. For me, to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin lahat yun, pwede mong sabihin. For me, to live is Christ and to die is gain. Sa Psalms 106, verse 15, pakibasa rin, Brother Oliver, pakibasa muna yan. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, 106, talata po ay 116. Verse 15, sorry, 116. Nabanggalin ako ng banggit. Dito po sa Mga Awit, 116, talata po ay 15. Amen. Mahalaga sa Panginoon. Sa paningin ng Panginoon, ang kamatayan ng kanyang mga banal. Amen. Amen. O, tingnan nyo. Yan po ay nasa Psalms, mga awit 116:15. Precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Kaya lalaki, babae, namatay, basta't naglilingkod sa malapay noon, precious. Isang mahalaga na bagay. Kung meron kang ginto, ayan, mahalaga sa iyan. Kung meron kang brilyante, mahalaga sa iyan. Kung ikaw ay nakapag-aral, nakatapos ka na mataas sa pag-aaral, mahalaga sa iyan. Precious yan. Ngayon, kung may kayamanan ka, ayan, may bahay at lupa ka, magandang kotse, eh, wag mong i-precious yan. Dahil yan eh, nawawala. Ang bahay naluluma. Oh. Ang sasakyan nasisira pag nabangga. Ang pera nauubos. Kaya huwag mong i-treasure yan. Huwag mong maging precious.
siya ang bahay na nasusunog. Oh. Eh pag naging precious sa iyan, ang isip mo, ang puso mo, nandiyan na lang. Ang sasakyan, maganda pagbago. Tuwan-tuwa ka gamitin. Talagang gagamitan mo ng aniyan, ng tagalinis. Dadalim yan sa karwasing. Nalinis na yung loob at labas, aba, bibili ka pa ng pabango. Nalagyan mo ng pabango yung sasakyan, i-spray mo pa. Kasi maganda eh, malinis. Ngayon, ang pera, ipunin mo, pag malaki-laki ng halaga, aba, sabi mo ba, milyonaryo na ako. Pagka ang pera mo ay nag-isang milyon, milyonaryo ka na. Pag ang pera mo ay 10 million, aba, malaking halaga na yan. Pag ang pera mo, 500,000, ang sasabi mo, meron ako naipon na kalahati milyon. Meron din milyon. Na-precious mo yan. Lahat yan ay mawawala. Pero yung binanggit ko, na nauna, meron kang gold. Habang nandyan yan, nakikita mo, talagang mahalaga siya yan. Pero, ewan ko kung may ano pa ngayon, may mga kababayan tayo na meron pa mga ginto sa bahay nila. Brilyante. Yan. Yung pinag-aralan mo, yung karunungan mo, yan ang ano mo. I-precious mo yan. Dahil yan, hanggang sa kamatayan, dun lang mawawala yan, kung ikaw ay patay na, lahat yan na nabanggit ko, pag ikaw ay patay na, iiwanan mo na yan. Kaya ang Biblia talaga ay totoo. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ngayon, mapalad tayo ng mga Kristiyano, dahil binigyan tayo ng malapino ng kaligtasan. Binigyan tayo ng malapino ng pagkakataon na gamitin ang ating mga kamay to cleanse the sick and the sick shall recover. Meron ka ng gift of healing. Yung miracle, sa lahat yan ng Kristiyano, miracle. Kaya nga sinasabi natin, Jesus Miracle Crusade. Ang malabay yung Jesus pinag-uusapan sa kanyang panahon. Sa mga himala na ginawa ng malabay noon, siya mismo yung nagku-crusade. Kaya sabi ng Biblia, ang tanda ay lalakip sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen! Nagkukrusade ng malapay noon, nanalangin siya sa mga bulag, nakakita ang mga bulag, mga pilay na kalakad, ketungin na linis, pati demon possessed, umagaling. Ngayon, yung power ng malapay noon ay transfer niya sa the disciples. Kahit na si Pedro ay nagkasala, nagkamali, dahil ang malapay noon ay parang tinalikuran niya, yung kanyang, minsan gano'n na mga Kristiyano eh. Kahit na gumaling ka na, napaghimalaan ka na, tatalikod ka pa. Sasabihin mo, hindi ako miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Hindi ako ano dyan. Dati, dumadalo ako, pero ngayon, hindi na. Parang gano'n eh. Anong tawag doon sa ano ni Pedro? Pinagkanulo niya. Idininay niya. Si Judas din, iba rin. Si Judas, pinagkaano rin. Parang ganun din. Na kung saan ibinenta niya ng 30 pieces of silver. Kung baga no, si Judas, nagkaroon ng Judas kiss. Ngayon, yung mga nasa sanlibutan, pinagpala na lahat ng mga pangailangan natin na i-provide na ng mga Panginoon, imagine tatalikod pa sa paglilingkod sa Diyos. Naakit kasi sila sa mga bagay na pansamantala. Naakit sila sa material na bagay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang umiibig sa mga bagay na nandito sa libutan
ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanila. Kaya hindi mo pa nararamdaman, hindi mo na mamalayan na nalalayo ka ng sama ng Panginoon. Kaya mas mainam talaga yung ano eh, by faith ka eh. Lagi kang umaasa sa Diyos, mahal Panginoon. Wala po akong makakain, i-provide mong aking mga pangailangan, makakain. Mahal Panginoon, wala po akong pera. Bigyan mo ako ng pera para meron akong pamasahe. Mahal Panginoon, wala akong bahay. Bigyan mo ako ng bahay. Mahal Panginoon, wala akong sakyan. Bigyan mo ako ng sakyan. Para makadalo sa gawain, puro by faith, oh. Eh, sabi ng Biblia, ang taong walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng Diyos. At ang bawat tumalapit sa Diyos, maniwala, sumampalataya na merong Diyos at ang Diyos ang tagapagbigay ganti sa kanila. Kaya mabuti yung ano eh, by faith ka talaga eh. Eh, kaso yung iba, pinagpala na. Oh, pinagpala na. Meron na magandang bahay. Ah, hindi na nakakadalo. Nandun lang sa bahay. Ang binabantayan yung bahay, hindi na kaligtasan. Yan ay practical na sasabihin ko sa inyo. Yung bahay nyo ba mawawala? Kahit pumasok ang magnanakaw dyan sa bahay nyo, ang kukuha nila na magnanakaw, yung mga mahalagang bagay na makukuha niya. O, yung bahay mo, pag nasunog, meron pa rin natitira. Nandyan yung abo, yung yero na nasunog, yung mga gamit mo na hindi nasunog, nandun pa rin, natira pa rin. Oh. Eh yung kaligtasan mo, pag inagaw na ng demonyo yan, wala nang ititira ang demonyo sa'yo. Kaya nga gusto ng demonyo, patayin ang mga tao sa sanlibutan para marami siyang kasama sa impyerno. Pero nagkamali siya. Dahil maraming Kristiyano, pinagpahinga na ng mahal na Panginoon para diretso na sila sa langit. Pagpikit dito sa lupa, pagdilat sa langit na. Sa buhay na walang hanggan. Amen! Kaya yung mga kapatid natin nagtatanong tungkol dyan sa mga labuan sila namatay. Kung naglingkod sa Diyos, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, napatawad sa kasalanan, okay yan, maligtas. Pero yung nag-backslide, yung mga tumalikod na, nagbalik na sila sa dati nilang ginagawa na kasalanan. Yung iba, talagang ayaw nang maglingkod sa Diyos. Ayan ang merong malaking question mark. Question mark pa lang muna. Dahil lahatulan sila ng malamay noon sa kanilang mga ginawa. Masama o mabuti. Yan, yun ang sinasabi ng Biblia eh. Kaya nga tignan nyo si Satanas, dinaya si Eva si Adan, yung ahas nagsalita sa Garden ng Eden para malaman ni Eva ni Adan yung mabuti at masama. O yan, o tignan nyo ha. Yung mabuti, lahat na nandun sa Garden ng Eden, pag-aari nila. Wala sanang kamatayan doon eh. Dahil bakit? Putik lang si Adan. Binigyan ng buhay ng Diyos. Binigyan ng hininga ng Diyos. Gaano ka-special si Adan? Putik, binigyan ng buhay ng Diyos. Kaya dapat walang kamatayan ng tao doon. Si Eva, ganun din. Special din para kay Adan. Bakit? Sa tadyang galing si Eva. Kinuna ng tadyang na malapay noon si Adan, ginawang babae si Eva. Partner niya yun. Yan, napakahalaga ng babae para sa nag-aasawa. Asawa lalaki. Dahil ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede pa paghiwalay ng tao. Dalawa sila, lalaki, babae, pinagsama, o ganyan na, naging isa. O, that is sign na ang pinagsama ng Diyos, yan, hindi na pwede pa paghiwalay ng tao.
Pati ng simbahan, di na pwedeng papagiwalayin. Lalo na pag nagpabas-bas na sila. Eh maraming yung nangyayari na nasisira ang pamilya. Trabaho ng demonyo yan. Sisirain ang pamilya. Wawasakin eh. Oh, wawasakin ng demonyo ang pamilya. Kaya pati mga anak, nakita ang nangyari sa kanilang mga magulang, yan na, itatanim na nila sa kanilang isip. Ganyan na nangyari. Kaya sa panahon ng crisis, ayan, doon na sila magsisisihan. Ayan, dahil kasi walang pinansyal, nag-abroad, yung iba nagtrabaho sa ibang lugar, nakalimutan nila yung kanilang pamilya. Kaya nagkaroon ng crisis, ano na, naghiwalay na lang. Oh. Eh iniisip nila, nabaspasan sila sa simbahan. Di nawawala ng merito yung basbas sa simbahan. Bakit? Eh ang simbahan ngayon, nagkakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. O di wala na. Wala na talagang merit. Eh buti na sa bansa natin, wala pa yung divorce. Nako, paglalo na nagkaroon ng divorce bill. Talagang kakalat ang ano, ang broken family. Kakalat ang wasak na pamilya. Kasi pag nagkaroon ng divorce, hindi na annulment. Eh ngayon nga merong annulment eh. Nagkakaroon ng ano, pamilya eh. Nasisira eh. Nagkakaroon ng live-in. Live one, live two, live three. Oh? Live-in. Nagbibilang na sila ng alam mga nakiging kasama. Dinasira na yung kanilang pagsasama na maayos. Nabanggit ko lang din yan kasi may mga nagtatanong. Kasi hindi ko naman kayo makausap ng personal. Kaya ito kahit papano, sa kaunting paliwanag lang, sana maabot kayo patungkol dun sa mga namatay. Kaya maabot sana kayo, ito mga nagli-live-in. Hindi pinapaintulutan ng church yan na nagli-live-in kayo. Kaya nga meron tayong batas na kailangan kumukay ng ano, ng certificate of marriage nilo, meron kayong marriage license. O di ba, meron pa tayong mga ano, mga pag-aaral. Tuturuan pa kayo ganito, ang pamilya ganito. O magpapaturo pa kayo dun sa magpapa-counseling pa kayo. O tapos uutusan kayo. Kaya nga yung pamilya natin, yung apelyido na babago. Pag nag-asawa ka na, yung pamilya ng lalaki, yun ang gagamitin na ng babae. Patulad sa akin, Fernando R. Manalang. O, nag-asawa ko. Pangalan na asawa ko, Florence Gandesa Manalang. O. Nung dalaga pa siya, Gandesa ang ginagamit niya. Taga Abra, taga Villavicio sa Abra. Eh, taga Quezon City ako, taga Novaliches, sa Uyo. Ang layo, no? Kaya ang pag-ibig ay walang distansya. Kahit saan. Eh, ang Diyos nga mismo, siyang nagmahal sa atin eh. Walang distansya ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Lahat tayo'y tinatawagan ng Diyos na maglingkod sa Kanya, kahit anong lingwahe mo, kahit anong mukha mo, kahit na anong itsura mo, kahit kalbo ka na, iniibig ka pa ng Diyos. Pulubi ka, iniibig ka ng Diyos. Bakla ka, tomboy ka, iniibig ka ng Diyos. Drug addict ka, masamang tao ka, iniibig ka ng Diyos. Lahat tayo iniibig ng Diyos. Amen! Kaya napakapalad natin na naglilingkod sa Diyos. Ngayon, sana po eh, kahit pa paano, makatulong ako sa mga nagtatanong lang, mga kapatid ko. Balik tayo dun sa salvation natin na ipinapangaral. Na ang kaligtasan natin, mga kapatid ko, sabi ng mga awit 78 verse 7, ang mahal na Panginoon ay ating pag-asa. Siya ang ating pag-asa. Kaya kung nabanggit ko para dun sa mga nag-aasawa at iniwala kayo ng asawa nyo, nagkaiwalay kayo, si Jesus ang pag-asa.
Kung namatayan kayo at hindi nyo na nakasama yung mga lovers nyo, nasa malayong lugar, Visayas, Mindanao, hindi na kinagkita-kita, si dearest Jesus pa rin ang ating pag-asa. Tingnan nyo, basahin natin. Mga awit 78:7. Dito po sa mga awit 78, talata po 7. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Amen! Tignan nyo? Si Jesus ang ating pag-asa. Amen! Naingatan natin ang kanyang mga utos. Ayan. Naipangaral ating malapastor. Ang Word of God. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Diyos. Naabot tayo ng malapastor sa kanyang panalangin, turo at aral na ating binabit mamadir. Assistant Pastor Lina Kumun Almeda. Ayan, nandiyan na tayo. Naglingkod na rin sa Malabay noon. Isang taon, dalawang taon, tatlong taon, apat na taon, sampung taon. 20 years, 30 years, 40 years. Sana maabot natin lahat yung 50 years. Additional 4 pa. Para ma-celebrate natin yung Golden Jubilee. Nasa Golden na tayo. Oh. Maabot pa natin sana lahat yan. At itong pandemya na ito ay wakasan na ng Diyos para makabalik ang ating makapatiran sa ating gawain. Lahat tayo sama-sama na. Amen! Wala nang social distancing. Bahala na uli. Dikit-dikit na uli. Puri na naman tayo ng bubbling, bubbling, bubbling. Amen! Kumbaga, God's not dead, God is alive. Oh, yan naman ang ating gagawin. Eh ngayon, wala, delikado na naman. Hindi naman makadalo yung mga kapatiran. Oh, nahadlangan na tayo sa pag-o-overnight kasi bigla nagkaroon ng curfew hour. Yung iba, alas 5. Yung iba, alas 6. Eh, umpisa na ating gawain, alas 8. Alas 10. Na-curfew na. Hindi na makabiyahe. Hindi na makapasok yung mga kapatiran sa ating barangay na kinalalagyan. Wala na tuloy overnight yung iba na bagong schedule. Hindi na overnight, overday na ang nangyari. Oh? Yung iba, nag-umpisa na ng alas 10 ng umaga, natatapos ng alas 3, overday. Yung iba, nag-umpisa ng alas 12, natatapos ng alas 5, yan, overnoon. Kasi hapon yun eh. Eh yung overnight na sinasabi, sa gabi yan. Alas 10 ng gabi hanggang alas 4, yan. Over midnight, overnight. Oh. Yan ang ating naging problema ngayon eh. Oh. Wednesday, nabago din. Yung iba rin, Sunday. Nako, yung iba, wala nang Sunday service, naging Saturday service. Nagkaroon na naman ng ano, ng bago. Ang sitwasyon ng pag-aasikaso ng mga worker. Eh buti na lang, meron tayong Jesus Miracle Hour gabi-gabi. Amen! Sabi nga nila, ang demonyo nakakilos. Totoo talaga. Dahil nahadlangan yung mga kapatiran sa paglilingkod sa Diyos. Pero yung ibang kapatiran nagsisikap na magpakainit. Amen! Kaya yung iba natin mga kapatiran, kahit nasa bahay sila, nanonood sila ng ating Jesus Miracle Hour. Nanonood sila ng ating Facebook Live. Wednesday, Friday. At yung Sunday, eh huwag kayong masanay. Huwag kayong masanay. Parang kasi yan ang naging ano nyo eh. Gustong-gusto na nangyari. Hindi kayo makabiyahe. Stay at home and be safe. Eh kung kayo nagtatrabaho, huwag naman yung stay sa bahay nyo yung tithes and offering ninyo. Ipadala nyo sa gawain. Dahil alam nyo naman na ang ating mga pastoral house chapel, nagbabayad ng kuryente. Oh. Hindi naman tayo libre sa Luwelco. O, yung ating mga sakyan, nagdi-diesel. Kung meron tayong mga pinupunta na emergency na mga sitwasyon. Kaso nga, nabawasan na yung ating mga napupuntaan eh.
Nabawasan yung mga napupuntahan. Pero kailangan, pagbiyahe ng sasakyan, kailangan full tank na kagad. Para pagbiyahe mo, makauwi ka kagad kung saan ka pupunta. Oh, yung pagkain ng mga worker. Oh, pagkain. Lahat tayo. Kumakain. Hindi naman lahat nagpa-fasting. Yung mga bata, hindi naman nagpa-fasting yan na diretso. Meron na silang turo na fasting natin sa kala one meal. Yung iba, two meals. Bihira sa kanila nakaka-straight ng umaga, tanghali, hanggang gabi. E yung iba nga, hindi one meal, hindi two meals. Ang fasting nila, 2 hours. Oras lang? Bakit? Natulog ng alas 12 ng gabi. Oh. Nagising ng alas 8. Fasting na sila ng 8 hours. Pagdating ng alas 12, umalaman tiyan. Hindi pa nakapagpupuri. Mami, daddy, sangag mo na yung kanin. Itlog tsaka ulam. Hotdog. Eh wala. Buti yung apo ko na isa, kahit asin lang. Kumain? Grabe, salamat sa Diyos. Parang nabalik ko yung aking ano noon eh, yung panahon na talagang may sakit. Yung iba kumakain, at tinuturuan ko na lang, yung kape, lagyan ng kanin. Para kahit wala pang ulam, o may kape, may asukal, okay na yan, solved na. Eh mga Kristiyano, dapat tinuturuan na natin ngayon, mga kapatiran, mga anak ninyo, fasting, bakit? Balik na naman tayo sa dati. Wala naman tayong face mask, face shield, di makapasok sa palengke. Wala na naman tayong barangay permit, yung ating pirma sa barangay, yung araw ng palengke. Oh, meron na naman. Dito may nagsabi na naman sa atin. Oh, 10% lang ng kapatiran. Kaya sa 100, oh, 10 na lang kapatiran. Sa 50 na kapatiran, ayan, 5 na lang. E paano kung 10 lang kapatiran na asikasuin mo? 1 na lang! Kaya yung mga nanonood, sa inyo na nandyan, magkaroon po kayo ng burden, pasanin sa gawain ng Diyos. Amen! Oh, kung ayaw nyong ipadalangin yung tithes and offering sa Cebuana, ayaw nyong ipadalang tithes and offering nyo sa Palawan, ay yung ipadalang tithes and offering nyo sa Western, ngayon, meron ng bago, GCAS, GodCAS. O, di ipadala nyo dyan. Parang may magamit tayo sa gawain. Amen! Eh, patan ng buhay natin yan eh. Magmula nung naglingkod kayo sa Malabay noon, kasama na yan sa prayer. Napagpalain kayo na Malabay noon. Sa physical, wala tayong sakit. Amen! Sa material, nakinabang na tayo sa material. Oh. Sa financial, nakinabang na tayo. Amen! O di bandang muli, langit ng ating pakikinabangan. Bakit? Nandun na, nakahanda na ang mansion natin sa langit. Amen! Ito, simpleng ilustrasyon ko lang bago ko matapos. Tayo lahat, mga kapatid ko, mga datian, mga baguan ng mga kapatiran, tsaka yung mga naliligtas kayo ng mga bago, nakasakay na tayo sa escalator. Nakasakay na tayo. Yung iba, umapak sa unang baitang ng escalator, tumaas. Yung iba, nakaapak na sa pangalawa, pangatlo, tumataas yun, tumataas. Habang tumataas yung escalator, nakalampas ka na sa first floor, second floor, third floor. Pataasan ng pataas yun. Halimbawa, ang langit ay nandun sa 10th floor. O di pagdating ng escalator doon, bababa ka na doon sa patag na lugar.
Lahat na nakasakay doon, papanik at papanik at papanik doon. Tandaan niyo yan. Ngayon, pag nandun, tayo naglilingkod sa Diyos, ang prayer ng mga pastor, panghawakan tayo ng Diyos. Kaya habang pumapanik yun, pinangawakan tayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, nandun ang mga worker o mga preacher, nag-aalalay na sa inyo. Katuwang ng ating mga pastor, katuwang ng ating binayad na madir, nagpe-pray na, nagpa-fasting. Mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran, bigyan mo ng espiritu na nagmamahal sa kanilang kaligtasan, sila idadalo. Mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng pusong nagmamahal sa gawain, magbibigay ng tithes and offering. Kaya ang ating mga pastor, alalay na tayo lahat sa prayer. Tapos andun pa yung mga manggagawa, yung pamilya ng mga manggagawa. Pamilya ng ating mga pastor, pamilya ng mga manggagawa, ang daming umaalalay sa ating mga kapatiran. Amen! Ang daming umaalalay na nagpe-pray. Grabe, tandaan niyo po, iba yung trabaho ng mga worker, ng mga full-time worker, dahil yan ay kasama ng ating mga pastor sa church. Kaya nga meron tayong mga outside worker. Ang kasama nila, ang kalang mga pamilya naman. O, mga adult choir, ang kalang kasama, pamilya din nila. O, mga pioneer choir, children's choir, youth choir, mga prayer warrior, mga elder. Yan ay mga part ng ating gawain. Alalay nila yung mga loved ones sila. Sila ang lookout dun sa kanilang pamilya. Ngayon, pag hindi dumadalo yung pamilya, nanghihina yung umaalalay. Eh baka pag tinamad yung umaalalay sa inyo na loved ones nyo, lahat kayo, sasabihin lang, bahala na kayo. Total, ayaw nyo maglingkod sa Diyos. Kanya-kanya naman tayo ng kaligtasan. Yan. Yan ang sasabihin. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. O di, paano ngayon yan? Wala nang aalalay sa inyo na mga loved ones nyo. Eh, yung mga kasama na ating mga pastor sa powerhouse, yan, nandyan, kasama lagi. Kaya pumapanik na tayo sa escalator, oh. Papanik na lang papanik yung escalator. Ang dulo, langit. Oh. Ang prayer natin, sana wag mag-brown out. Bakit? Pag nag-brown out, kusang titirik yung escalator. Hiinto yun. Eh kung nasa gitna ka, babalik ka pa ba? Kung malapit ka na sa taas, babalik ka pa ba pababa? Siyempre hindi. Kung nasa gitna ka na, eh pagtatrabaho mo na yung sarili mo, maglakad ka na, maglakad, papanik. Pati yung mga nakasunod sa'yo, lalakad, papanik. Oh, eh yung iba, nandun na sa malapit na dun sa taas. Ah, talagang sasabihin nila, ay salamat, malapit na ako sa taas. Yung nag-brown out. O, di na ito na nakapanik na lahat. Yung nahihirapan ngayon, yung nag-uumpisa pa lang, katulad niya ng pandemya. Yung mga nag-uumpisa pa lang, kanila na kagad kinagtatrabaho ng kanilang kaligtasan, nag-uumpisa pa lang sila. Isa, dalawa, tatlong hakbang pa lang. Iantaas. Sa panahon ngayon ng pandemya, 2020, nakapasok na ang COVID-19 virus. Tapos ngayon, 2021, nadagdagan ng Delta, tsaka Lambda, ng SARS, kung ano-anong karamdaman. Ito, Oktubre pa lang, nadagdagan na uli, nagkaroon naman ng Alpha, variant. Ewan ko kung anong klaseng mga na-inventong pangalan ng sakit. Ini-invento nila yung pangalan ng sakit. Kaya pati mga gamot, ini-invento rin ang pangalan, kung ano-anong pangalan ng mga laboratorio. Ini-invento. Kaya sabi nila, first dose, second dose. Dapat wala nang nagkakasakit. Lahat ay protektado na. Imagine yung iba nga, naka-face mask na, naka-face shield,
tinatamaan pa rin ang sakit, namamatay. Yung nagpa-vaccine, first dose, second dose, tinatamaan pa rin ang sakit, namamatay. Ano ba talaga ang totoo? Ano na? Parang hirap isipin. Na ano nangyayari sa atin? Ako, salamat sa Diyos, sasasanay na. Magdadalawang taon na ako nagpe-face mask. Na nagpe-preach. Buti nga na, alis yung face shield eh. Dahil kung may face shield pa ako, wala na. Pati salamin ko, apektado na. O yan, nandyan. Nag-ano tayo ng alcohol. Meron tayong put back sa chapel. Meron tayong nakalagay dyan ng social distancing sa labas. Pati gate natin, sinasaraduan natin. Para huwag makapasok ang virus. Pati sa chapel natin, nilagyan na natin ng ano, ng mga plywood. Para huwag makapasok ang virus. Kaso yung mga kapatiran natin galing sa iba't ibang lugar. Di mag-ingat tayo. Amen! Kasi ang sinasabi nila, huwag makahawa at huwag magkahawaan. Yan ang sinasabi. Tapos magpabaksin kayo para huwag kayong mahawa, huwag kayong magkasakit. Bakit nagkakasakit pa rin? Mag-face shield kayo, mag-face mask kayo para hindi kayo magkasakit. Tinatakpan nyo yung mata nyo, tinatakpan nyo yung ilong nyo, bibig ninyo. Kaya nga nung sabi ko, puro takip. Ang virus naman kahit saan galing. Pwede sa harap, pwede sa likod, pwede sa tagiliran. Hindi mo naman nakikita. Di ba sabi ko nga, kung nakikita lang natin ang virus, talian natin . Kung nakikita lang natin yung virus, huliin natin. Kung nakikita natin yung virus, igapos natin, ikadena natin. Kaso hindi natin nakikita . Pero ang Diyos, tayo, salamat, protektado tayo ng mahal na Panginoon. Iningatan tayo, amen! Kaya itong Oktubre, salamat sa Diyos, ayan ha. Celebration ng ating peace mission na ginawa ng ating malapastor sa Talipa, Hulusulo. 21 years na. Sana naalala ng ating mga kababayan ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Sa 21 sipadan hostages galing sa iba't ibang mga bansa na kinidnap ng mga busayap. Meron din Pilipina doon. Kilalang-kilalang mga busayap, sikat na sikat sila noong mga panahon na yan. Noong year 1999, 1998 hanggang year 2000, dahil nandun ang ating malapastor, doon lang sila nasawata. Medyo ngayon naglaylo sila. Paano? Wala silang makikidnap . Dahil nandyan sa iba't ibang mga bansa lang yung mga tao ngayon, nag-stay at home lang sila . Wala silang makidnap. Paano yan pagkatapos itong itong pandemya na to, baka babalik na naman sila. Kasi demonyo yan . Naghanap ang demonyo na masisila niya. Satan is like a roaring lion seeking for someone he may devour. Hindi siya nagtagumpay sa ating gawain. Kaya sinasabi ko nga, ang Jesus Miracle Crusader National Ministry sa pangunahing ating malapastor Evangelist Wildis Lada Almeda, ito ang kailangan ng buong bansang Pilipinas! At ito ang kailangan ng buong mundo! Gawain ng Jesus Miracle Crusader National Ministry, nandito ang End Time Prophet of the Loving God. Bakit? Ipinakita na nga dyan . Yung 21 sipadan hostages. Galing sa iba't ibang mga bansa yan. Malalaking mga bansa ang kanilang mga pinanggalingan. Naligtas sila dahil sa kaabagan ng Diyos. Kasama nila ang propeta ng Diyos at 12 prayer warrior. Nasave sila. Kaso binaliwala ng mga tao. Binaliwala ng presidente natin sa panahon ni ERAP. Kaya kahit na sinong pumalit na presidente, parang walang nangyari. Sa panahon ni Gloria Arroyo, si
Sinuportahan natin yan. Pinag-pray pa ng mga pastor na maging presidente siya. Si Fidel Ramos, pinag-pray ng mga pastor, dinikli ng mga pastor na maging presidente siya. Si Cory Aquino, pinag-pray din ng ating mga pastor. Si Benigno Aquino, pinag-pray din ng ating mga pastor. Si Rodrigo Roa Duterte, pinag-pray din ng ating mga pastor. Kaya kahit na sino ang maging presidente, humingi kayo ng prayer sa man of God. Humingi kayo ng prayer na kayo patubayan ng Diyos na maging kasangkapan kayo ng Diyos na gaganda ang ating sitwasyon sa bansang Pilipinas. Kaya sinasabi natin, ang Jesus Miracle Crusader National Ministry, ito ang kailangan ng bansang Pilipinas, ng buong mundo. Bakit? Lahat dito'y nagkaroon ng pagbabago ang buhay. Ang mga bakla tumboy nagbago, mga drug addict, mga shabu addict, mga killer, mga murderer, mga masasamang tao nagbago dito, magulong pamilya na ayos. E sa ating reliyon, 500 years na, wala nangyari. Nandiyan pa rin ang bisyo, nandiyan pa rin ang kasalanan. Wala nangyari. Kaya nakakilos ang pandemya. Nakakilos ang salot na sakit. O ngayon, ibalik ko kayo dyan sa escalator. Lahat tayo nakasakay na dyan. O, yung mga Kristiyano. Nasa taas na eh. Nandun na sila, oh, sa taas. Ano, nasa taas ka na, bababa ka pa ba? Nasa taas ka na, magbabackslide ka pa? Ito nga nag-uumpisa pa lang sa baba. Nahihirapan dahil sa pandemya, dahil sa panahon natin ngayon na critical. Nahihirapan, tingnan nyo, lalong napahirapan. Dahil sa sitwasyon, hindi na sila makadalo, hindi na lang may pagtrabaho ng kanilang kaligtasan. Pero mapalad tayo, we are chosen people by God. Amen! Lahat tayo pinili ng Diyos. Kaya sa ating sitwasyon ng paglilingkod sa Diyos, ito yung sinasabi natin, fight a good fight of faith. Makipagbaka na tayo ng mabuting pakikipagbaka. Amen! Dahil papunta na tayo sa one word religion na. Papunta na tayo dyan. Hindi natin kailangan ng reliyon. Ang kailangan natin is si dearest Jesus. Siyang ating kaligtasan. Amen! At hindi natin kailangan ng reliyon. Ang kailangan natin ay Espiritu ng Diyos. Dahil lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. At ikaw at ako na nandyan sa inyong mga bahay ngayon, sa mga nanonood, sabi ng Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ni Kristo, ang taong walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen! Kaya kung ikaw ay anak na ng Diyos, ayan, nakasakay ka na sa escalator, papani ka na. Huwag mo nang isipin na bababa pa. Ngayon, kung hindi ka na makapagtiis, hindi sana nakarating sa iyo ang gospel. Oh? Kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi mo napakinggan ang gospel. Gospel is the power of God unto salvation. Kaya ang target ng mahal na Panginoon, kaligtasan. Ginamit para sa ating kaligtasan ng ating mahal na pastor, ating binabid mama dear, at itong nangyari ng year 2000, ngayon, 21 years na, ang Talipaw Hulusulo Peace Mission. Mission impossible! Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapatiran, lahat tayo, medyo maigpit lang ang sitwasyon. Huwag natin alisin sa ating isip, huwag na natin alisin sa ating puso. Iukit na natin yan sa ating isip, sa ating puso. Kumbaga no, yaan ay atin ang part ng paglilingkod sa Diyos. Ang naghihintay sa atin, langit at buhay na wala hanggan. Kaya sa lahat natin mga minamahal na mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga bahay, let us offer a song of praise to dearest Jesus.
dahil lahat ay umawit, ang mga viewers natin, sing a song of praise to dearest Jesus. Hallelujah. Sa inyong mga nandyan sa bahay, may mga loved ones kayo na hindi pa naglilingkod sa Diyos. Sa ating mga kapatiran sa Bayong Dagat, sa different countries na nandyan ang ating mga kapatiran na nagbubunga, at sa lahat na nakikipagkaisa, nakikipagpuyat para sa ating gawain, overnight prayer natin. Dahil natin umawit, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as you magnify your name, you deserve the glory and the honor. Lord, as we lift our hands in worship, as you magnify your name, you are great, you're the miracle so great, there is no one like you, no one else, you are great, you're the miracle so great, there is no the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen.
praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, amen, amen, thank you, Jesus. Pagsamba ang siyo'y alay ng buhay ko. Siyo lamang, Jesus. Amen, praise the Lord. Sa lahat natin minamahal, mga kapatid, mga viewers natin, yung mga loved ones natin na mag-umpisa pa lamang maglingkod sa malamang iyon. Patanggapin po natin sila sa mahal na Panginoon. Gawin niyong Panginoon Diyos at hari na niyong buhay ang ating pinakamamalagang Jesus. Gawin niyong tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Ang mahal na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay ang ating pinakamamalagang Jesus. Dahil natin manalangin, sumulit kayo sa panalangin. Mapagpalang Ama sa langit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamalagang Jesus, ako po ay nagpapasalamat na pakinggan ko ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pinakamamalabang Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo. Malabang Jesus, maglilingkod na ako sa iyo. Sama ng aking mga mahal sa buhay. Malabang Jesus, tinatanggap kita. Aking Panginoon, Diyos, sa tari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa pangalan ni Jesus. Salamat po, malabang Panginoon. Hallelujah. Love you, Jesus. I love you, Jesus. Tinatanggap kita. Aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan ng pinakamamalabang Jesus, salamat po sa mga tumanggap sa iyo. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sulat mo kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit, malapain sampu na kalamang mahal sa buhay. Salamat po, malapain na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang makilala ng mga maglilingkod sa iyo, malapay noon. Salamat po, malapay noon, sa aming malapastor at bilabid mamadir, silang ginamit mo para sa aming kaligtasan. Pangalan ni Jesus, amen. Sa ating mabilabid foreigner brethren from different countries, tayo lahat ay magkaisang manalangin. Follow this prayer, repeat this prayer. Gracious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Thank you, dearest Jesus, for your love. Thank you so much, Lord. Hallelujah. I love you, Jesus. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, amen. Yes, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, to the first, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, forgive their sins, O Lord God. Make them real Christian, faithful Christian, true believer, O Lord God. Write their name in the book of life in heaven, now and forever. Bless them, Father of Jesus, physically, materially, financially, and spiritually. In Jesus' name, amen. Lahat tayo ng ating mga kapatiran, lahat-lahat ng mga kapatiran, nandyan sa inyong mga bahay, sa ating gawain. Let us pray in one accord. Magkaisa tayong manalangin. Lahat tayo manampalataya. Sa Diyos, walang imposible. Sabi ng Holy Bible, they shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Isipin natin ating malapastora nag-lay hands sa atin, mga manggagawa. Dahil lahat ay magsisi muna. Opo, mapagpalang Diyos, sumambalan sa pangalan ni Jesus, patawarin mo kami sa iyong makasalanan. Malabang Jesus, ugasan mo kami na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamalabang Jesus, sa iyo walang imposible. Anumang karamdaman meron ng mga kapatiran, pagalingin mo sila. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan, malabang nung kaya patawarin mo ang lahat ng mga anak mo sa kanilang mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang. Malapain, ugasan mo kami ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, there is Jesus. They shall lay hands on the sick and the sick shall recover. I command you to cast out sicknesses in Jesus' name. Hallelujah. Demons upon primitive sickness and diseases. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes. All kinds of sicknesses, cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah.
All kinds of virus cast out in the name of Jesus. All kinds of virus cast out sicknesses in Jesus' name. Problems, peace of poverty and vices began in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamalapin ni Jesus. Hallelujah. Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Lahat tayo, mga kapatid ko, magtakas ang ating mga banal na kamay sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat na nandyan, sa inyong mga bahay, at sa ating gawain. Dahil lahat ay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord, 3 times, sama ang ating pagtalon, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin, pinakamamalapin ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po sa lahat natin maminamahal ng mga viewers, sa lahat natin mga kapatiran. Tayo po'y nagla-live ng ating gawain dito po sa ating Pastoral House Chapel, Wednesday, Friday, and Sunday. At salamat sa ating mga nakapanood sa ating YouTube, sa ating Hallelujah gawain ng mga nagdaang linggo. At meron po tayo naging viewer na taga Dumaguete. At meron po nadagdag na pamilya diyan po sa may Candelaria, Quezon. Meron po tayong magawain diyan sa Quezon Province. Hanapin niyo po yung mga gawain natin. Madali niyo lang po mahanap yung ating magawain kasi ang logo na ginagamit natin ay iisang klase lang. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakalagay po dyan, Jesus Saves, Jesus Heals. Meron din gumagaya ng mga logo natin. Pero ang ating pangangaral sa salita ng Diyos, ang ating nababanggit ay ang pangalan ng ating malapastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ating beloved assistant pastor, Lina Comun Almeida at the Almeida family. Ngayon, pag iba po yung binabanggit, malalaman nyo naman. Pag nagpunta kayo at nalaman nyo na iba yung binabanggit. At meron tayong Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi. Lunes hanggang Linggo. Gabi-gabi po yan. At napapakinggan natin sa Jesus Miracle Hour natin, preaching ng ating malapastor, preaching ng mensahe, salita ng Diyos, ng ating malapastor at ng ating beloved minister, Wilde James Almeida Jr. At ang inyong abang lingkod, napapakinggan nyo sa manalagawain, pati ang ating mga outreach station. At sa panahon ngayon na humigpit na naman, nagkaroon ba tayo ng mga problema, ang mga kapatiran, ako, yung mga senior citizen, hindi naman makadalo. Yung ilan sa mga kapatiran natin, pati mga bata, hindi naman makadalo. Hallelujah, ang yung mga barangay ay naghigpit. At pati nga dito sa lugar natin sa Bangar. Sana po ay huwag maapektuhan yung ating pong nalalapit po na Talipaw Ulusulu Peace Mission Anniversary. 21 years na, ito po October. Hallelujah. Naku saan eh, para sa mga anak ng Diyos na ating sasariwain yung kabutihan ng Mala Panginoon. At sana loobin ng Mala Panginoon na miski isa o ilang piraso, ilang mga naligtas doon sa Peace Mission na yan, ng Talipaw Peace Mission, Ulusulo, sa panahon ng mga Abu Sayyaf, yung mga 21 sipadan hostages. Sana po yung makaalaala naman kayo, makapunta naman kayo sa Nubaliches, sa ating pastoral house. O kung hindi man po kayo makapunta, mag-ano po kayo, mag-message po kayo sa Facebook, sa social media, malawak na po. Napakalawak na po na magiging komunikasyon. Kaya pwedeng-pwede na po kayo.